Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Julius. Bueno, basahin na natin ang liham ni Julius. Dear Kuya Peles, isa po ako sa mga suki na ninyong tagapakinig sa inyong programa sa radyo. At tuwing hapon kuya, ay lagi po akong nakikinig sa inyo. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil sa isang problema na hindi ko alam kung anong gagawin mo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Julius. 27 taong gulang at isa pa po akong binata at may kasintahan po ako. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Minong, nakakabahala na itong kumakalat na balita dito sa ating lugar. Ha? Bakit? Ano ba yon? Hindi mo ba alam? Ang kalat na balita ngayon. Hindi nga eh. Bakit ba? Ano yon? Ay naku, Minong. May kumakatok daw sa 10 ng gabi. Ha? Totoo ba yan? Oo. At ang balita pa, may mga nananakawan na daw, kaya marami nang nababahala. Nako, indaw, linda. Kung totoo man yan, eh talagang nakakabahala na. Biruin mo, ating gabi ay may kumakatok. Ay nakakatakot. Baka may dala itong itag o kaya'y barel kung pagbubuksan mo sila. Abay, dapat na kumilos dito yung mga barangay officials natin. Ay nako, iwan ko ba? Iwan ko ba dito sa baryo natin? Para wala yatang ginagawa eh. Eh, hayaan mo. Kapag nakita ko si Kapitan, sasabihin ko sa kanya balitang ito. Magtatanong ako. Baka binabaliwala naman na nila. Ay, dapat. Pagtuunan nila ng pansin ito, Minog, ay baka nagkalat na dito ang mga masasamang loob. Nako. Indaw. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, napipilitan na gumawa ng masama ang mga tao. Eh, yun na nga eh. Nagagawa na nilang pumatay dahil sa hirap ng buhay. Kapitan, alam nyo na ba itong kumakalat na balita ngayon dito sa ating lugar? Oo nga eh, pero hindi naman siguro totoo yan. Baka gawa-gawa lang ng mga taong walang magawa. Eh, Kapitan, may nanakawan na daw noong isang linggo. Ganun ba? Oo, Kapitan, kaya nababahala na rin ang ibang mga kabarangay natin ngayon. Ayanin nyo. Pagrurundahin natin ang mga tanod para makumpirma natin kung totoo ang mga yan. Eh, sana Kapitan, mahuli na nila kung sino man yung kumakatok na yan sa madaling araw at ating gabi. Malas lang niya kung mahuli siya. Talagang paparusahan namin siya. Eh, pati yung mga tao, Kapitan, maaga nang nagsasara ang kanilang mga bahay. Di mabuti, para wala nang pakalat-kalat kapag gabi na. Ano kaya kap kung ipatupad ninyong curfew dito sa barangay natin? Noon pa yan, meron na. Yung pinalitan kong kapitan, pero sadyang matigas ang ulo ng mga tao dito sa atin. Kaya wala tayong magagawa.
sumipot ka ngayon, Helen? Umalis kasi sina mama at papa. Kaya sinamantala ko ang pumunta dito. Bakit ba? Anong sasabihin mo? Wala naman. Gusto ko lang naman kasi mag-usap tayo eh. Kasi matagal na yung huli nating pag-usap. Eh, namimiss na kita, Helen. Akala ko kung ano na. Bakit? Hindi mo ba ako namimiss? Namimiss din kita, syempre. Pero tingnan mo naman ang sitwasyon natin. Alam mo naman na kontra yung mga magulang ko sa iyo. Ano kaya kung magtanan na lang tayong dalawa? Ano? Naku, Julius. Gusto mo bang itakwil ako ng mga magulang ko? Eh, hindi. Ayoko nga. Paano naman yung relasyon nating dalawa, Helen? Maghintay lang tayo. Alam kong may iintindihan din tayo ni na mama at papa. Naman maghilip sa bito. Hindi tuloy ako makatulog. Alauna ng madaling araw eh. Hindi pa ako nakakatulog. Diyos ko. Ito na yata yung sinasabi nilang kumakatok sa mga bahay. Nako, tulog na tulog pa man din si Bino. Nako, ayan na naman. Minong, Minong, gumising ka. May kumakatok sa pintuan natin. Gumising ka, Minong. Pwesin ka, Minong. Gumising ka at may kumakatok sa pintuan natin. Gumising ka. Naku, lumakas pa. Talagang hindi ko magising tong Minong na to. Teka, at kukunin ko yung itak at bubuksan ko ang pintuan. Ito ang itak na to. Hindi ka sasantuhin ng itak na ito. Dahan-dahan kong bubuksan ang pintuan. Wala namang tao! Hindi ba maganda yung naisipan kong ito, Helen? Mala tayong nagkikita. Malaya tayong dalawa. Ang inaalala ko, baka malaman nila ang ginagawa mo. Delikado. Huwag ka magalala. Kami naman ang nagrurunda gabi-gabi. Hindi man ako makapunta sa inyo ng gabi. Mas mabuti na itong ginagawa ko. Pero natatakot ako sa maaaring ibungan nitong ginagawa natin. Buti nilang at may Isidro kayo doon sa likod, ano? At hindi nila nalalaman na lumalabas ka ng gabi kapag nagkikita tayong dalawa. Natatakot nga ako sa ginagawa natin ito. Marami nang natatakot eh. Akala nila may mga magnanakaw talaga. Kaya kung ang ginagawa ito, Helen, dahil mahal na mahal kita at lahat gagawin ko para sa'yo. Dahil sa nangyayari, Kuya, ay malaya din kaming nagkikita ni Helen. Dahil kapag gabi na, ay halos wala ng tao sa labas dahil sa takot. Isa ako, Kuya, sa mga tanod dito sa aming barangay na nagrurunda tuwing gabi. Pero natatakot din kami, Kuya, na baka may makakita sa amin. Minsan, Kuya, ay... Saan ba kayo nagronda kagabi, ha, Julius? Oh,
Eh, bakit o, inay? Ay, nako. May kumatok dito sa ating kagabi. Ito namang si itay mo, tulog na tulog at nanghihilig pa. Uy, anong ginawa niyo nang may kumakatok? Eh, ano pa? Di kinuha ko yung itak at dahan-dahan na binuksan ko yung pinto. Eh, pagbukas ko, wala namang tao. Oh, bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Eh, ako yung kumatok dito kagabi, inay. Dahil tapos na kaming nagrunda noon. Aray ko! Ay, tarantado ka! Niluloko mo lang pala ako! Eh, kasi kasama ko si Helen kagabi, inay. Ano? Tarantado talaga yung anak mo, Minong. Weh, bakit naman? Ay, siya naman pala ang kumatok kagabi. Ay, samantalang ikaw, ay sarap na sarap sa pagtulog mo. Naghihili ka pa. At alam mo ba kung sino ang kasama niya? Ha? Ay, sino? Eh, sino pa? Eh, di yung girlfriend niya. Dinala niya dito sa bahay. Nako, eh, delikado yung ginagawa niya yan. Ah, eh, purkit isa siyang talon dito sa barangay natin, eh, ginagawa niya yan. Eh, paano kung malaman ng mga tao yan? Eh, kalat na kalat dito sa lugar natin. Ang nangangatok ng bahay ng madaling araw. Nang dahil sa nobya niya yan, eh, nako. Eh, pagsabihan mo yung anak mo sa ginagawa niya, magagalit ang mga tao sa kanya. Itigil na natin ito, Julius. Natatakot na ang mga tao. Akala nila, totoo ang mga nangyayari. Mabuti kung totoo. Gawa-gawa mo lang eh. Una, doon sa bahay namin. Tapos sa bahay ninyo naman. Kung hindi ko yung ginawa, hindi tayo magkikita. Dahil ayaw sa akin ng mga magulang mo eh. Dahil mahirap lang ang buhay namin at isa kong barangay taro dito sa barangay natin. Maghanap ka na kasi ng trabaho mong iba. Oo. Iniintay ko lang naman kasi ang ina-applyan kong trabaho. Eh, masaya naman ako dito sa trabaho ko bilang isang barangay talon. Masaya ako. Nakakatulong ako sa barangay ko. Eh, itong kumakalat na balita ngayon, papaano mo ipapaliwanag ito? Magkakalit sa'yo ang mga tao. Eh, naalarman na ang mga tao rito eh. Eh, paano tayo? Hayaan mo. At ako na ang gagawa ng paraan para magkita tayo. Hindi sa ganitong paraan. Marami tayong nilulokong tao. Helen, hindi ko alam kung mawawala ka sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam, Helen. Ano ba yung sasabi mo sa akin, ha, Julius? Ah, itay, pwede bang tulungan niyo ako sa problema ko? Ano ba kasing naisipan mo at ginawa mo ito, ha? Itarod ka pa naman dito sa barangay natin, tapos may mga ganyan na lumalabas na balita. Ikaw pala mismo gumagawa dito. Nakao, hindi ko alam kung paano may papaliwalag yan. Itay, nagawa ko lang naman ito eh, dahil sa pagmamahal ko sa isang babae. At yan ang palaan na isipan mo. Ha? At isa pa, malayong agwan ng pamumuhay natin kumpara sa buhay nila ng lumya mo. Ha? Kahit na anong gawin mo, hindi ka tanggap ng pamilya niya. Itay naman. Paano itong ginawa mo, ha?
Halos marunong din ang takot ng mga tao dito sa lugar natin. Dahil lang sa pagmamahal mo sa babae yan. Mahal na mahal ko si Elnita eh. Mahal na mahal ko siya. Nandun na ako. Pero paano mo? Ipapaliwanag ito ha kapag nalaman ng mga tao. Eh natatakot na yung mga tao dahil sa pagkatok-katok ng bahay. Ang mga wala yan. Yung pala. Eh, ikaw. Nako, hindi yan ang paraan. Ha? Para sa pagmamahalan ninyong dalawa ng Helen na yan. Ang mabuti pa. Ha? Dahil alam ko na hindi katanggap ng pamilya na. Bakit panghiwalay ka na sa kanya? Ah, itay. Dahil sa pagmamahal ko sa aking nobya kuya, kaya ko nagawa yon sa amin. Yung pala, kumalat na dito sa lugar namin. Kuya, hindi ko alam ang paraan para magkita kaming dalawa ni Helen dahil alam ko na kukutsain lang ako ng pamilya niya dahil may kaya sila sa buhay. At natatakot din ako, kuya, na baka malaman ng mga tao na gawa-gawa ko lamang pala yun. Dalawang beses lang naman, kuya, nangyari yun sa amin. Sinubukan ko lang at natakot din ang aking magulang. Kuya, sana po ay matulungan niyo ako, kuya, sa aking inilapit na problema. Dahil alam ko na kapag nalaman nila, may talagang magagalit sila. Isa akong barangay tanod dito, kuya, sa aming barangay. Sana ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Julius. Alam mo, Julius, mali naman talaga yung ginawa mo. Pati magulang mo natakot na. Dahil sa kagustuhan mo lang, na magkita kayo ng nobya mo. Maraming nangyayari ngayon kahit sa ang lugar. May mga ganyan. May mga nananakaw. Paano kung mapagbintangan kang magnanakaw? Kahit na isa kang tanod yan sa inyo. Kung 10 oras na ng gabi, lalo na kapag wala kang kasama at may nanakawan, hindi malayong mangyari na ikaw ang pagbintangan. Mas lalo nakakahiya. Naiintindihan mo ba ako, ha, Julius? Alam mo, kung talagang magpupursigi ka, hindi naman dapat na ikahiya yung hirap ng buhay. Dahil lang sa nobya mo na may kaya sila sa buhay, ipakita mo na talagang kaya mo. Ipaglaban mo ang pagmamahalan ninyo ni Helen. Hindi yung nagtatago kayo. Pati siya nahihirapan tuloy. Paano kung malaman ng mga magulang niya na nakikipagtagpo ka sa gabi? Lalo na hating gabi, lumalabas ka. Ha? Julius, kung talagang seryoso ka sa relasyon yung dalawa ni Helen, gumawa ka ng paraan na hindi ganyan. May pati magulang mo. Natakot tuloy sa ginawa mo. May mga balita kasi na ganyan na nangangatok eh. Tapos ginaya mo pa. Niluloko mo yung mga magulang mo. Hindi ganyan. Kung gusto mo talagang ipaglaban ng pagmamahal, humarap ka sa mga magulang ni Helen. Kahit na may kaya sila kung talagang gusto mo. Mag-alam ka ng trabaho mo. Para man hindi naman nakakaya sa mga magulang ni Helen. Hindi naman problema yung porkit mahirap ka ayaw sa'yo. Ipakita mo na kaya mong buhayin ang anak nila. Hindi yung ganyan na para kayong nagtatago sa kadiliman. Delikado ng panahon ngayon. Marami nang nangyayari. Kaya sa palagay ko,
kung gusto mong magtagal ang relasyon ninyong dalawa ni Helen, abay lumantad ka, humarap ka sa mga magulang ni Helen. Naiintindihan mo ba? Bueno, iyan na lamang ang masasabi ko sa'yo, Julius, at naway, kahit papano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service!